ka-retired. Ito po ang inyong ka-retired Bulacan in the Philippines. Muli po nating te-testingin itong ating bagong e-bike na folding. Ang purpose po ng pagkabili ko ay dahilan sa napakamahal ng gasolina. Dito po sa Washington, ang pinakamura ay sa Costco, mga 5.16, 5.15 per gallon. Sa iba ay halos $6. Ito po ang unang kaganapan ng purpose ng aking pagkabili ng bisikleta. Napupold po ito, nilagay natin doon sa likod ng sasakyan. Inyatid natin si Missy sa trabaho at pauwi. Ay nagbisikleta tayo pauwi. Mga isang oras po pauwi, 20 kilometers one way. Inabit po siya kanina-kanina ang alas 7 at dito tayo nagdaan sa Pier 6, sa Pier 70, sa may Myrtle Edwards Park tayo nagbisikleta, tapos itong dito sa Pier 66 na pala ito. Dito po ako nagdaan. At pauwi ay tutumbukin natin yung bandang dulo doon, yung papuntang Chinatown. At titingnan natin kung paano tayo makakauwi. Sa Bacon Hill po siguro tayo dadaan. At titingnan natin kung paano tayo makakarating sa bahay. Ito po ang tinatawag na bike to home, not bike to work. Hindi ko po sigurado kung saan tayo dadaan, kung sa Bacon Hill or sa Georgetown. Itong lugar po na ito ay sa may bandang waterfront pa rin. Ang bisikleta po natin ay 750 watts. Ayos na ayos na po dito sa lugar ng Seattle na maraming akyatin. Para masubok natin ay susubukin ulit natin. Yung unang subok po natin ay okay na po. Pero susubukin natin kung medyo mababa na ang voltage ng power niya ay kaya pa rin yung pag-akyat sa mga hili na lugar dito sa Seattle. Ayan po, malapit na tayo sa ito po yata ang aquarium sa may Big Wheels of Seattle. Ayan po, minsan-minsan ay dumadaan tayo sa sidewalk, sa bangketa. Kasi nga ay may mga red light, may mga traffic light na red. Para maiwasan natin nun red, ay pupunta tayo sa bangketa na hindi naman po siguro. At lalagay lang tayo sa safe side. Yan po ang popular na eye bar sa gawing kanan. Yan po ang mayroong fish and chip na popular dito sa Seattle, Washington. Ang kapartner noon ay clam chowder. Yan na po tayo sa may yan na po yung terminal ng ferry. Ito pong nasa bandang kanan. Kasalukuyan pong inaayos. At kahit po itong kalsada dito, kasi dati may viaduct dito, mayroon tulay sa itaas. Ngayon ay tinanggal na underground na yung kwan, yung daanan ng mga sasakyan, nasa ilalim sila. May tunnel at may bayad po sa tunnel ang pagdaan ng mga sasakyan. Yan po yung bridge papunta sa ferry terminal. Ito po lugar na ito, Elliot, parang Elliot Bay. Ito yung kuna yun. Ayan. Meron din namang
bike lane dito papuntang Chinatown, papunta ka ng Alcai, punta ka ng West Seattle, punta ka ng Chinatown, ayan, meron pong bike lane. Hindi pa po tapos, inaayos pa. Pero maganda po ito pagka nayari. Doon po yata dapat ako kumanan, ay kumaliwa, papuntang Chinatown. Namiss ko po yung exit. Kaya hanap tayo ng para makarating tayo sa puntang Chinatown. Ito po yung part pa po yata ito ng Pioneer Square area at malapit na po tayo sa bandang kaliwa po yung Lumens Stadium, yung laruan po ng Seahawks. Ayan po sa kaliwa. Makikita po natin, dyan po naglalaro ang Seahawks. Oh, nag-shortcut po ako dito sa may Lumens Field. Dito sa laruan ng Seahawks. Naghahanap po ako ng shortcut para umakyat ng Chinatown. Eh, lampas na naman tayo ng Chinatown. Kaya nag-iisip pa po tayo kung saan tayo dadaan. Kasi po first time ko na doon po nagmula sa may waterfront. Kaya iniisip lang natin kung saan tayo dadaan ito. Ito po sa may kuna na po ito. Sa harap na po ito ng Lumen Field at mayroong display dyang agila sa may street na pagpunta doon sa parking nila. Ito na, dito na ako sa may Jackson na po ito. Jackson na ito. Ito na tayo sa Union Station. Union Station na po yan. At ito na yung Chinatown Light Rail Station. Noong ating pong video, naka-pass forward. Itong susunod na building nito sa kaliwa, yan ang Wajimaya, popular na grocery ng Japanese. Mayroon din mga food court yan. At ito naman, yan pong natatanaw nating building sa kaliwa. Yan po ang dating immigration, US building ng immigration. Dapat po kakanan na tayo dito sa unang kanto pero close kaya diretso tayo. Diretso tayo, ayan oh. Ito na, sa Sodo na tayo bumagsak. Umikot tayo dun sa may airport way. Ayan sa Sodo. Ayan po tayo, ayan po yung trail na bago. Ayan yung stadium. Stadium Light Rail Station. Yan po, pag galing kayo ng Sita o kaya Northgate, manunod kayo ng baseball, manunod ng Mariners, tsaka ng Sounder, Seahawks, yan po ang baba nyo. Ito naman, ang susunod na station, yung Sodo Station, ang popular na babaan din. Between Bacon Hill at Stadium, yan po yung Sodo Stadium. Pinapass forward ko na po at ito, nandito na rin tayo sa, ito na po yata ang dulo ng Sodo Trail. Hanggang dito na lang sa may bakery. Yan po yung bakery. Tapos kanan tayo dito sa puntang freeway pero didiretso tayo. Dadaan tayo ng kwan, Georgetown. Ito po yung industrial area. At malapit-lapit na rin tayo dahil sa ating pupuntahan.
Sulit na po itong bisikleta nito. Okay naman siya. Talagang kaya niya yung mga akyatin. Hindi ka mukha nung isa ko na talagang pinagpupusan ako. Kakatuwa naman itong dalawang matanda. Oh, meron silang bisikletang mag-angka sila. Parang senior na yan. Yung babae sa likod. Yun ang hinahanap kong bisikleta. Sana meron ganong may motor. Para nakakapamasyal kami ni Mrs. Ito po. Malapit na tayo dito sa talagang pinaka... Ito na po yung pinaka-heart ng Georgetown. Mula po nung mag-retire ako ng 2015, umuwi ako ng Pilipinas ng 2016. Nakabili ko ng bisikleta na malaki gulong doon sa SNR San Fernando. Yun po ang una kong bisikleta sa Pilipinas na malaki gulong. Matagal-tagal din po ako nagbisikleta doon, siguro mga 4 na buwan. At marami kong napasyalan. Doon sa Bulacan lang naman hanggang Pampanga. Tapos, at pagdating ko ulit dito ng tapos ng bakasyon, bumili ko ng electric. Malaki rin ang gulong. Yun ang pinamasyal ko naman dito kasi lakas pa tuhod natin nun. Kaya mababa lang ang wattage na binili ko. Para yung mga ganito, kumukhang to, may konting ahon nito, hindi ako mahirapan. Kaya ang binili natin yung malaki gulong at may motor para hindi masakit sa puwit. Kasi kung road bike, magaan nga. Kaya lang yung tuhod natin hindi na kaya yung ganong mga uphill. Sa patag lang pwede. Eh dito po sa Seattle ay talagang kalbaryo yung baba taas ng kalsada. At din nga po ang una nating ginawa doon sa una nating test ride. Sinulit natin yung kanyang baterya na up and down, up and down. At talaga pong malakas yung 750 watts. Ang timbang ko po 180 plus, kayang-kaya nung motor. Kaya sulit po yung pagkakuha ko nito. Bali po, ang price niya 1749. Tapos na late siya ng 2 weeks, binigyan niya ako ng extra $50 na discount. Tapos yung original na discount niya 250. Kaya bali ito ay 1450. 1449 ang total price. Hello, Barry. Ano yan? Ayun po, na-interrupt ng konti yung aking pag voice over. Nag-hello si Commander. At ito po, patuloy natin. At enjoy na lang po nyo yung mga lugar ng aking dadaanan. At salamat po sa panonood. Sana ma-enjoy ninyo yung panonood sa aking bisikleta dito sa Seattle, Washington. Magandang araw po sa inyong lahat at sana na-enjoy ninyo ang aking... Ito po ay parang isang review na rin dito sa bisikleta nito na Engwe Engine Pro upgraded version. 48 volts, 16 Ah ang kumpo niya, ang capacity ng kanyang baterya, at may kapasidad po na 100 kilometers. Siguro po yun sa plat, hindi ko po nasasubukan dahil second time ko pa lang itong niride. Yung una, halos 20 plus kilometer lang, tapos itong ride na ito nasa 22 yata po. Dahil mula doon sa Terminal 91 hanggang South Seattle sa malapit na po sa Skyway yung aming tirahan. Salamat pong muli
Dito po, nasa Otelo na tayo sa may police station. Magandang araw po sa inyong lahat. Bye-bye. Retire in Bulacan, Philippines. Salamat po. Oh, sandali lang, hantayin mo. Pagka sa Otelo ka nagdaan, sabay ka ng mga sasakyan, ng mga bus, car. Ito na ang Kalbaryo pa uwi. Panay na paakyat. Pero easy lang naman itong bisikleta ko ngayon. Basta regular na pedal mo lang, aahon siya. Kasi hindi bumababa ng 11, nasa 20 pa rin. Dati, yung luma kong bisikleta, 11 lang. Ito, nasa 20 plus. Ito oh. Hindi nila nigpitan. Yeah, I see. I can tie it with my hand. See.